iyo upang ating awitin ang panalangin tinuro ng ating Panginoon. Sa aming mga kakayahan lumuhod, luluhod po tayo, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Konjin. Sumayin niyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya. Balangkas niya'y di kayang arukin ng sinumang mga anak niya. Subalit ang kanyang katotohanan kapag ito'y nasumpungan ng sinuman, tunay na ang kanyang kagandang loob ay mararamdaman. Mapapatotohanan siya'y butihin kanino man sapagkat siya'y Diyos na mapagmahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Napakaganda ng awit mo, anak. Kung mananamnam lamang ang nilalaman, magpapatibay, magpapatatag. Kaya nga kung kinikilala ang Ama, sa salita niya makapagbibigay buhay na. Dahil lang nawawala ng pag-asa, patuloy binibigyan ng pagkakataon na umasa sa Kanya. Sapagkat siya ang buhay, siya ang lakas. Na kapag ang isip mo ay nanahan doon sa problema, sa mga dinadala mo sa buhay, babagsak ka, lulugmok ka, magugupo ka. Subalit kapag ang isip mo ay idinala mo sa mga aral at salita niya, magliliwanag ang diwa mo, mapaparam ang problemang dala-dala mo. Sapagkat siya ang daan ng katotohanan at ng buhay ninuman. Mula kay Pedro, mga huwad na guro. Nung una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayon din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan.
Pati ang Panginoong tumubos sa kanila ay kanilang itatakwil. Kaya di magtatagal na sila'y mapapahamak at marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan. Sa kanilang kasakiman, lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang aral na kathang isip lamang. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Sila'y itinapon sa impyerno, kung saan sila'y iginapos sa kadiliman upang doon hintayin ang araw ng paghuhukom. Dahil sa kasalanan ng tao noong unang panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Wala siyang iniligtas maliban kay Noe, na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang pito niyang kasama. Sumumpa, sinumpa at tinupok ng Diyos ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora upang maging babala sa masasama tungkol sa kanilang kasasapitan. Ngunit iniligtas ng Diyos si Lot, isang taong matuwid na lubhang nabagabag ng mga kahalayang ginagawa ng masasama noong panahon niya. Naghirap ang kalooban ng matuwid na taong ito sa kasamaang nasasaksihan niya sa araw-araw habang siya'y nakatira doon. Kaya alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa Kanya at kung paano naman mapaparusahan ang masasama hanggang sa araw na sila'y hatulan. Ang may pandinig ay nakarinig. Maliwanag ang salita, buhay ang salita, sapagkat maliwanag ang Amang pinagmulan at buhay na buhay siyang sa tao'y nagtuturan. Kaya't maliwanag din ang katotohanan na sino man ang sumakanya'y tinatanglawan ng isipan, nagliliwanag man din niyaan at natututong umunawa sa mahirap unawain. Kaya nga, maliwanag niyang tinuran, ganang katauhan, walang magbabago, ganang siya mismo, kung makikinig ang tao't susunod sa kanya, walang hindi mapagbabago. Kaya maliwanag din ang patutuo ng mga lungkod na nauna, ang mga anghel ay napahamak din yaong masasamang mga anghel. Yaon ang mga kasama ni Satanas na ibinaon ng ilang libong taon na sa pamamagitan ng paghahari ng Ama, ipakikilala niya ang matuwid at tamang gawa. Sa pangunguna niya, matutuwid ang mga nagkakamali sa gawa. Sa paghahari niya, matutumpak ng buhay ang tao, kaya't sa pangunguna niya, walang hindi mapagbabago. Mga minamahal ko, maliwanag ang inyong narinig. Noong una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayon din naman, may darating sa gitna ninyo sa mga huwad na guro. Kaya't inyong pagnilayan ang lahat ng itinuturo. Kung nababatid nyo ng katotohanan at nakikilala nyo ng pinagmumula ng katotohanan, hindi na kayo malilinlang. Hindi na kayo madadaya. Sapagkat alam nyo na kung sino ang daan ng katotohanan at kung sino ang nag-alay ng kaligtasan ng nilalang. Sa makatwid, ang taong tumatalima sa kalooban ng Ama, nararamdaman nila ang tunay na damdamin niya. At kapag ang naghari kalooban ng Ama, walang taong matigas ang loob
walang taong magulo ang isip, sapagkat ang taong sumasa kanya, pinapayapa niya ang kanilang magugulong isip, nililinisan niya ang kanilang maruruming pag-iisip, at binubuhay niya yaong kanyang pag-ibig, kaya't lahat ng sa kanya'y nagising sa katotohanan na pagbago ng gawa, salita, at pananaw sa buhay. Mga minamahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Habang ang minimithi mo ay ang pansanlibutan, walang tugot ang isip mo sa paghahabi sa pagkatanito kung paano pa ang lahat ng ibig mo. At ang damdamin mo na may doon napapasok sa damdaming kung ano ang ginugusto ng isipan mo. Sa makatwid, kaya nga't nang dahil sa mga ibig ng pansanlibutan, marami ang itinakwil ng Ama. Dahil wala na silang ginusto't sinunod pa maliban ang kanilang sarili. Ngunit ang mga matwid na nakakilala at tumanggap sa Kanya, matwid naman ang salita Niya, ang kaligtasan ay sa kanila sapagkat suma sa kanila ang liwanag Niya. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kung ang magiging katwiran lamang ng tao ay naaabot nilang lahat ang kalooban at kagustuhan ng Ama, walang mahirapan ang isip, walang magdaramdamang loob. Sapagkat kapag niloob ng Ama na magkaanak ka, loloobin niyang mabuhay mo ito. Kung aasa ka sa Kanya at magtitiwala ka sa Kanya, ibibigay niya yung paraan para mabuhay mo'y anak mo, mabuhay mo ang anak mo na pinahiram niya sa iyo, na magiging buhay na payapa, hindi magulo. Buhay na masaya, hindi lungkot. Sapagkat Siya ang nagbigay ng buhay, Siya ang magbibigay ng paraan kung paano mamuhay ng payapa, marangal at may tuwa. Buhay bang Ama? At paano ito magaganap? Kung susundin mo Siya, hindi sa salita Niya'y nakilala mo lamang, inunawa mo, ngunit di mo sinabuhay ito. Kaya nga't maliwanag ang patotoo, paano nga ang tao'y mag-aalala sa buhay niya kahit mali ang ginagawa niya at nagkakasala pa? Kung nagana siya at wala siyang alam na mahirap pala ang mahirap, kaya mapapalad kayong sa kabila ng inyong kasaganaan, nadarama ninyo ang damdamin ng inyong kapwa at inaalala nyo ang kanilang paghihirap at ayaw nyo nang dagdagan pa ang paghihirap nilang nadarama. Kaya nga, ang taong dumadamay na nagmamahal sa kapwa nila, inuunawa ang kalalagayan nila at nakikita kung papaano marapat sila'y damayan at tulungan, kaya't mapapalad kayong may pag-ibig sa kapwa nyo na pinagmamalasakitan nyong totoo. Pagmamalasakitan din kayo at mamahalin ng Ama, yamang ang ginagawa nyo'y yaong mula sa Kanya. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, ang paghahari ng Ama'y walang maliw, mapaghaharian Niya ang lahat ng gumugusto at sumusunod sa aral Niya. Pagharian kayong lubos. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Oo, tapat at totoo ang Diyos. Totoo ang laman lupa. Totoo ang mga kapre. Totoo ang tinatawag nilang white lady. Dahil totoo rin ang kwentong may masamang anghel at mabuting anghel. Totoo rin ang kwentong may banal na espiritu at masamang espiritu. Gaano man katotoo ang banal na espiritu, totoong totoo ang layon sa tao. Kundi naman makikipagtotoo ang tao sa banal na espiritu, wala pa rin kakamting katotohanan ang tao sa mundo. Kaya ayon din sa pagsunod
ayon sa pagtanggap. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Nekkaramanihanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Maraming panunukso, maraming tukso. Para maagaw ang iyong gampanin, maagaw ang iyong pananalig, maagaw ang iyong pananampalataya. Subalit, kayong mga binuksa na ang pangunawa nyo at nakadama na kayo, matalino na kayong dapat gawitin ang pagsusuri kung anong uring espiritu ang umaagaw sa inyo. Sapagkat, ano ba ang gawa ng mabuting espiritu at masamang espiritu? Hindi ba't ang mabuting espiritu ay di kanya lilinlangin, dadayain at lolokohin, kundi ang katotohanan ang ibibigay niya sa iyo? Sa madaling salita, hindi kanya gagalitin, hindi kanya iinisin, hindi kanya lilituhin, hindi kanya guguluhin, hindi kanya babagabagin, hindi kanya panlalambutin. Ang lahat ng taliwas na ginagawa nito ay di ayon sa Ama. Sapagkat ang naaayon sa Ama at gusto niya ay marami rin ang hindi makatupad. Dahil ang pagkataong nangingibabaw at ang sarili ang sinusunod. Kaya naman, sa mga nagmimiting maging ganap at maging tapat, ang kailangan ay huwag magpakahuwad tulad nitong mga huwad na guro na nililin lang ang tao para lamang gustuhin ang mga aral na kathang isip lamang pala ito. Wika ngang maliwanag, alam mo na ang tama. Nasaksihan mo na ang mabuting gawa. Ipananaig mo pa rin ba ang iyong kamalian ng pag-iisip? Ipangunguna mo pa rin ba ang damdamin mong hindi matwid? Ikaw na ang may sala kapag ikaw ang nahirapan sa dalahin mo, sapagkat ibinibigay ng Ama sa iyo ang kagaanan ng loob mo, ibinibigay sa iyo ng Ama ang kapayapaan ng isip mo, kung susundin mo lamang siya at pakikinggan mo ang aral niya, ano ang magiging dulot sa iyo nito? Kaya ito ang maliwanag na sinambit niya, ang sumusunod sa akin, natatama ang daan niyang tinataha. Ngunit, ang mawawalay sakit lumalayo sa akin, kailan may di niya makakamta ng kapahingahan ng kanyang kaisipan. Sa araw at gabi man, may kaguluhan, may kalituhan. Yan na nga nawa ang inyong pagnilayan upang mapagtanto nyo ano ba ang pipiliin nyo. Yaong bang sarili nyo at Ama ay tatalikdan? Kapag inuna nyo siya at kinalimutan nyo ang sarili nyo, masusunod ang kanyang kautusan. Ang inuna ako, akong naghari sa kanya, at ang naghari ako, napayapa, litot gulong, kaisipan nila. Pagharian kayo, mga minamahal ko, nekkaramanihanam. Kaya nga't sa kabila ng kahirap ng iyong gagawin para talikdan mo ang marapat mong talikdan, alang-alang sa iyong Amang minamahal na nasumpungan mo ang kanyang mabuting katwiran, pakikita naman niya kung anong iyong ginawa, na ininomuman din siya at pinaghari mo ang kanyang kagustuhan at kalooban sa iyo. Sino siya para di kanya aliwin at pare kay masaktan, pasakitan? Mga minamahal ko, ang Ama'y butihin, tunay na mabuti, kalwalati ay kinakamtan, dinudulot niyang mainam. Nekkaramanihanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Napakahirap nga po sa diyang pakibakahan, ano? Limbawa, para ka nasa gitna ng bato, ah. Nag-uumpugan. Ano? Para ka nasa gitna sa dalawang batong nag-uumpugan. Di mo alam kung pagka mag-uumpugan sila, di mo alam kung saan ka babaling, kung saan ka kaliwat kanan ba. Ngunit, pag hindi ka gumalaw, sila nag-uumpugan, hindi ka tatamaan. Buhay ba ang Ama?
Tama ba ga? Ano ibig sabihin? Kung ikay nandyan sa dalawang taong naghihidwaan, di ka papanig sa isa man, at nasa gitna ka lamang, sigurado, hindi ka mapapahamak laban sa kanila na magkakasala ka dahil tinangi mo'y isa. Kundi, ibibigay mo ang parehas na matuwid sa kanila at kung di sila makinig, bahala na sila. Buhay bang ama? Kaya, maliwanag ang katotohanan. Ituturo ng ama ang kaalamat karunungan kung nais mong mamuhay ng payapat marangal. Pagharian kayo, mga mahal ko. Nek karameniahanam, nek karameniahanam, nek karameniahanam. Lahat may paraan, lahat may dahilan. Ngunit ang pinakamabuting maging dahilan ninyo na kayo'y makatalikod na sa sarili nyo dahil ang dahilan nyo'y nasumpungan nyo'y ama. Ang kaparaanan niya ay napakabilis dumahilan sa tao kung papaano niya'y gagawad ang pamamaraan niyang kahirap kamti ng tao, kahirap nitong gawin. Ngunit sa kanya, lahat ay magaan, lahat ay madali lamang. Pagharian kayo, mga minamahal ko, nek karamanihanam, nek karamanihanam, nek karamanihanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Opo. Talagang tapat ang Diyos. Kaya sa Kanya po natin lahat hilingin ang ating mga gampanin, ang ating gagawin. Susundin natin siya. Ngunit kung hindi natin siya masusunod, sadyang napakahirap pong maunawaan ang Kanyang mga layunin. Buhay po bang Diyos? Ano pa ang kung magkamisa na ipinaghihirapan ang isip at damdamin? Yung halimbawa, paano eka, hindi pa man nanganganak. Halimbawa, yung manganganak ang babae. Paano eka, pag nanganak ako, paano eka, sino eka ang mag-aalaga? Ilang buwan ka pa bang buntis? Iniisip mo na yung mag-aalaga, hindi po pa man inilalabas yung anak mo. Tama ba? Opo. Yan ang tao, ganyan ang taong pag-iisip. Dahil iniisip niya agad yung anak na mag-aalaga ay nasa lupa ng tiyan. Ano? Ang maging dapat palang pag-iisip ng tao ay ganito. Ba't ko ba iisipin kung sino mag-aalaga? Binigay ito ng Diyos sa akin, dede siyang mangalaga. Buhay ba ang ama? At kapag dumating na yung takdang na ilabas na siya, doon yung ngayong pag-usapan kung papaano. Sino ba sa ating dalawa ang susurrender? O mag-uusap kayo ngayon, dalawang mag-asawa. Limbawa talagang wala kayong makuha. Magkano ba sweldo mo? Mas malieke ka ang sa akin, kahit na babae ka pa. Kung kataasan ang paiiralin nyo, ba eka ako lalaki, ako ba eka ang nasa bahay at ikaw nasa trabaho? Hindi na yun ang pag-uusapan ngayon. Kung lalaki ba siya o babae, ang mahalaga ngayon, kung paano mo aalagaan yung anak mo at paano kayo mabubuhay ng payapa na di magkakagalit at di naglalaban, nag-aaway, di susurrender mo ngayon. Sino eka ang mas malaki kita sa atin dalawa? Mag-uusap ngayon ang dalawa. Ngayon naman, halimbawa, kung ang lalaki, edi, ang babae nga ang matitira. Ikaw naman si babae, pag nanganak ka na, halimbawa, at nandyan ay anak mo, hindi dahilan na may anak ka na. Kikilos ka pa rin. Hindi dahil na ikaw ay walang trabaho, wala ka ng karapatang kumita. May paraan pa rin ang iba. Marami ka pa rin kaparaanan para makatuwang ka, magkatuwang kayo. Kaya lamang kung minsan gayong paraan hindi pa maabot ng tao at hindi pa magawa kung anong dapat unahin at dapat nagawin. Kaya maraming tao ang nag-aaway-aaway. Maraming tao ang naglalaban-laban. Isang halimbawa lamang ang sinambit sa inyo. Kapag hiniling nyo sa ama ang kaparaan at pamamaraan, para lamang siya'y inyong mapaglingkuran, ibibigay niya ang paraan. Kapag hiniling nyo sa ama ang lahat ng kaparaanan, para kayo mabuhay ng payapat marangal, ibibigay niya ang paraan.
Hindi man ura-urada mapakita niya at maibigay na dahil tinitingnan ang inyong pananampalataya? Sa matibay niyong pagtitiwala at matapat na pagbabata, hindi niyo namamalayan, pinalalaya kayo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, magnilay, magbulay, magtantong, tuwiran. Walang hindi mapagkakaunawa at pagkakaintindihan kapag kapwa nakinig sa banal na aral at nagnasang magsabuhay ang mga anak ng Ama na natuto sa salita niya. Pagharian kayo, mga minamahal ko, nekkaramenehanam. Pinakamahalaga ang unawa at pangunawa, ang pandama at pag-ibig ang nadarama. Pagharian kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakahirap po talagang makaunawa pag nasa pagkatao ka na. Kumusta ka na? Ha? Nagiginhawahan ka ba? Nagiginhawahan ka ba? May pagbabago ba? Maari ngang mayroon dahil nung una mong dating eh, nandun ka dibaga. Eh, naroong iyakyat mo yung paa mo. At naroong tumandig ka. At hindi ka makatayo ng ayos. Abay, pumasok ang maganda lakad mo, no? Eh, pagpatuloy mo nawa ang pagtitiwala mo sa hindi mo nakikita. Para mapagbigyan ka pa o karami po pa palang dapat harapin. Kawawa naman sila. Gusto mo pa bang mabuhay ng matagal-tagal? O matagal? Ah, nasa sa iyo yan. Para makamtan mo yan. Buhay bang Ama? Ang sabi nga ng Ama, ang tao, hanap ng hanap sa mga hinihiling nila. Bakit hindi pa naibibigay? Ngunit, hindi nila hinahanap ang matwid ko't kalooban ko ay di dinadama ito. Ang gusto lang ng tao ay puro silang pagbigyan, ako'y ayaw nilang pagbigyan man lang. Kaya kapag ang tao ay natuto at nakakrinig ng mabuti't sinambit ng Ama'y pinag-aralan at sinabuhay, yun na nga ang nagsisilbing patutuo sila para masambit nilang makinig ka pala, sumunod ka pala, at talimahin mo'y Ama, may pagbabago nga pala. Puro pala-pala dahil totoo na nga pala. Buhay bang Ama? Naging totoo ang aral niya at nabuhay ang aral niya dahil nagpakatotoo at nakipagtotoo ang mga nagsabuhay ng salita niya. Buhay bang Ama? Kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Kumusta ka na anak? Ikaw. Tumayo ka nga. Oh, kung mananahan ka sa puro na duwende, ay mamamatay ka sa duwende. Kaya dapat gamitin si kadakilaan at kapangyarihan ng Ama para masolusyonan o matugunan ang iyong karamdaman. Dahil hindi yan duwende. Kung duwende lang yan, ngayon din, paalis mo yung duwende na yan, eh siya mapipilay. Eh hindi anak duwende yan. Kaya ang wika niya po kunching sa inyo na tinugon na hindi naman siyang tumugon, maari bang dalhin niyo siya? Malay ba ni Apo Kunching na ikaw yung sinabi na yaon? Dahil ang nagtura na hindi siya, kilala ka na dinala. Yan ang hindi maunawaan ng tao sa mundo. Dahil ang minamasda nila'y taong nagtuturan at nangungusap sa kanila. Ngunit di nila malimi kung paano ito ginagamit at di nila maarok kung paano ito may ibig. Na hindi ganang iyan at siya, kundi ganang
ang gumusto sa kanila. Minamahal ko't mga mahal ko, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Maari ka nang umupo. Ngayon naman, nakanda ka ba ngayong magbata anak? At sumunod, malyari kang mibata, makapanaya ka, makapagsakripisyo ka, aintindihan mo yung buri ko sabyan, o kapampangan, o yan, kinapampangan da ka. Buhay bang ama? O ikaw, handa ka rin bang maghintay, magtiis magbata? Ay, kung hindi ka handa, eh ano pa? Buhay bang ama? Ang mga tao, pag tinanong mong gayon, marami yung iisipin muna ay sasagot nila. Ngunit ang hindi nila naisip, bah, eh ayaw mo man ba yung magtiis at magbata kung hindi mo naman karakarakay makakamtan ang iniibig mo't ginugusto mong gagaling ka? Abay, anong gagawin mo? Eh di, magtiis ka na nga rin ba? Tama ba? Kaya nga ang wika ng ama, kayong lahat mga anak ko, kung mabubuksan ang diwa nyo at babaliwalaan nyo rin ang tinuturan ko't aral ko, anong silbi ng pagbubukas ko na ang inintindi nyo't inunaway gusto ninyo't salita nyo. Kaya marapat lamang na kung may kaatlaman kayo't kabatiran, walang dilit ibang dapat namang ibabaw ay ang magsisilbing inyong tanglaw. Nekkaramanihanam. Buhay ba ang Diyos? May magnanakaw bang kapag nasukol at nakitang nagnakaw, aaminin niya agad? Hindi. Walang isinubo niya yung sarili niya na pinahamak niya sa ginawa niyang kamalian. Ngunit, ang nakakakita at saksi sa ginagawa niyang kamalian, hindi naman siya makakaligtas kailanman. Yun ang hindi iniisip ng maraming nilalang. Kung ang gusto nila ay gusto nga nilayaan. Ngunit ang may pag-aalala sa sarili at pagpapahalaga sa sarili, inaalam nila lahat ng sinasabi. Ginagawa nila, sinusuri muna nila. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Nekkaramanihanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Oh, kaya nga po, ang taong napasma, is para siyang mga napolyo, no? Ang may sakit siya, spinal, dito, kung dito, ito apektado, kung dito, ito, at kung parehas, parang palyado na lahat sila, ay parehas din. Paano mo ngayong huhulaan? Paano mo ngayong mahuhulaan kung ikaw ay napasma lang, kaya hindi ka na nakalakad, o kung ikaw ay may sakit sa tinatawag na spinal. Hindi mo ngayon alam yan, kaya susuriin, at hindi rin alam ngayon ng mga nag-aral kung walang masinari, yung tinatawag na machine, yung mga ginagamit na pang ultrasound, pang CT scan, pang X-ray. Tama baga? Sa madaling salita, ang lahat nga ay hula-hula, tama-tama kung tao ang magsasalita. Ngunit kapag ang ama, sinisigurado niya, ang taong matwid at tapat na kumikilala sa kanyang espiritu ay kilala niya, kaya tinutugunan niya. Pinababatid sa mga ginagamit, nababatid ng mga ginamit, upang sambitin naman sa mga dapat pasambitan at ng kanilang mabatid. Ngunit,
Kung magkatugma sila, magkakaunawaan. Kung hindi, at yung pinabatiran, ang siya lamang magtuturan. At yung pinagsabihan ay ayaw tumanggap at di naniniwala, magkakapanagbuba. Ibibigay ba? Hindi. Sapagkat magkaiba kayo ng paniniwala. Buhay bang Ama? Kaya ang Kristo na binaba at mga lumapit na nagpakatotoo tapat na nagtiwala, nakamit nilang mabubuhay na pananampalataya at buhay na pananampalataya dahil naramdaman ng Kristo na may paniniwala sila. Kaya naman, ang wika'y maliwanag, pinagaling ka anak ng iyong pananampalataya. Sumayin niyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya't magnilay, magbulay, magtantong tuwiran. Sumayin niyo ang kapayapaan araw at gabi man. May tanong po ba kayo? Wala kayong itatanong. Hindi kayo magtatanong. Ayaw niyong magtanong. Mula kay Marcos. At tinuruan ni Jesus ang mga tao sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Pinabakuran niya ang ubasan, nagpagawa ng pisaan ng ubas, at nagpatayo ng isang tore. Pagkatapos, pinaupahan niya ang ubasan sa mga magsasaka at siya'y nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pag-aani ng ubas, pinapunta niya ang isang alipin upang kunin sa mga magsasaka ang kanyang bahagi. Ngunit sinunggaban ng mga magsasaka ang utusan, binugbog at saka pinauwing walang dala. Muling nagsugo ang may-ari ng isa pang alipin, ngunit ito ay hinampas sa ulo at nilait-lait ng mga magsasaka. Nagsugo na naman ng mga magsasaka sa mga magsasaka ang may-ari ng isa pang alipin, ngunit pinatay naman nila ito. Ganun din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay. Hindi nagtagal. Iisa na lang ang natitirang maaaring papuntahin ng may-ari ang kanyang minamahal na anak. Kaya't pinapunta niya ito sa pag-akalang igagalang nila ang kanyang anak. Ngunit nag-usap-usap ang mga magsasaka. Yan ang tagapagmana. Halikayo. Patayin natin siya upang mapasa atin lahat ng kanyang mamanahin. Kaya't sinunggaban nila at pinatay ito. At pagkatapos ay itinapon ang kanyang bangkay sa labas ng ubasan. Ano kaya ang gagawin niya sa may-ari ng may-ari ng ubasan? Pupuntahan niya at papatayin ang mga magsasakang iyon at ang ubasan ay ipamamahala niya sa iba. Hindi ba ninyo nabasa ang sinasabi sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ito'y ginawa ng Panginoon at kahangahanga ang hangahangang pagmasdan ng mahalaga na mahalata ng mga pinuno ng mga Hudyo na sila ang tinutukoy ni Jesus sa mga talinghagang iyon, tinangka nilang dakpin siya. Subalit, hindi nila ito magawa sapagkat natatakot sila sa mga tao. Kaya't umalis na lamang sila at iniwan si Jesus. Ilan na ang mga isinugo ng Ama at ginamit niyang para mapagbago't magbago ang tao? Hanggang sa huli,
na ibinigay niya na ang tunay na anak na bugtong na magpapakita ng katapat at katotohanan, na magsisilbing isang tunay na halimbawa, hindi pa rin lahat ay nagbago. Kaya naman itong amang butihin at walang tugot sa kanyang pagpapakatotoo sa mundo, ibinaba at ibinigay ang kanyang espiritu upang ang bawat mapagharian at tuwirang tumanggap sa banal na espiritu, mapagtanto nilang amay buhay, mapagsikapan nilang sumunod at tumalima sa kanyang kalooban, mapapatotohanan siya'y tapat at kanino man ay dihuwad, kaya ang sino man sa kanya'y ganap na tumanggap, nakikilala nilang ganap kung sino siya at ano siya na isasalarawan nila ang pakikipagtotohanan sapagkat ang binuhay nila, ang binuhay niya na mula sa kanya bilang sa mga anak niya'y nabuhay na totoo, doon nabuhay nga ang tunay na pandama, pagkilala at pangunawa, kaya't sila ang nagsasabuhay at patuloy na minimitingi sa buhay upang maging isang larawan ng pakikipagtotohanan sa mga anak ng Ama na magsilbing sila'y mapagbago rin at maging ganap ang pagsunod. Nek karamanihanam, nek karamanihanam, nek karamanihanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya't sa inyong lahat, kapag inaantok ba kayo, may gana kayo. So, tayo, tayo, tayo. Oh, kaya mong tumayo. Ayan. Kumusta ka? Kay Kristo'y masaya. Ipalakpak ang kamay upang kayo ay sumigla. Ikembot nyo ang mga baywang nyo upang kayo'y magising at makadama. Sama kayo magpuring ganap upang ang diwa nyo ay mabuksan niyang ganap. Damdamin nyo'y sa kanya ilaga upang maramdaman pag-ibig niyang matapat. Lahat kayo'y anak niyang matatawag, kayo'y maging ganap, kayo'y magpakatapat. Sa salita niya'y magmithi na kayo'y tumanggap, kayo'y magsabuhay na ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Oh, yoko. Diretso. Baling. Balik. Baling. Balik. Yoko. Diretso. Baling. Balik. Baling. Balik. Yoko. Diretso. Baling. Balik. Baling. Balik. Suntok. Oh, buhay na kayo. Opo na. Buhay ba ang Diyos? Oh, kapag kayo nai-stress at parang may mga nakatusok sa inyong mga tagiliran ng leeg, siguradong ang kailangan nyo'y relaxation. Paano kayong marerelax kung nakatahimik nga kayo, ang iniisip naman ninyo yung iniwanan ninyo at yung gusto ninyong gawin? Paano naman kayong sasaya kung ang iniisip nyo yung nakakagalit na kapwa ninyo at inyong mga nakakagalit? Kaya kahit anong gawin mong mag-relax, kumain kang masarap, mamasyal ka kung saan, magsugal kang may kaharap, wala pa rin, di pa rin natapos ang iyong dinadalang mabigat. Buhay ba ang Diyos? Subalit, hanapin mo ang Ama, di mo man siya makita. Salita niya'y pakinggan mo't namnamin mong totoo. Ito ang ibulay-bulay ng diwang taglay mo. Malalasap mo ang sarap ng dulot niyang pag-ibig na matapat. Kaya doon ikaw bilang anak, makakahinga ng maluwag. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos?
Eh kung hindi pa nabago ang isipan mo sa kabila ng mga narinig mo, kasalanan mo na ito. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Aba, arami yata niyan. Gracia. Happy death anniversary, mahal na kapatid na Mirna Isidora. Kahapon pala siya. Tingnan niyo po bilang tao, ano? Kaya ako po'y humihingi sa inyo ng paumanhin. Kung lagi naman po akong manghihingi ng pasensya, eh baka pagsawaan naman ninyo. Kaya sabi ko po, bahala na si Ama magpaunawa sa isa't isa. Noon pong Sabado yata yun, o Biyernes, di ko na po matandaan. Sabi po nung anak nung naging alagad na kapatid na Dory, nabasa ko po sa Facebook, may message siya. Apo, death anniversary na po ni Mami sa 3. Ay, purihin ang Ama, sabi ko. May mas po ng 10. Sa kalooban niya ako, makapunta kahit ilan. Sinagot ko na po agad dahil sa pagiging gusto ko namang makasunod agad na makasagot. Pero bilang tao, hindi po ako nagnilay. Linggo yata, yun pala. Hindi ko po naisip na linggo yun. E de, eto na po ang madaling salita ay Sabado. Linggo nga pala yun. Ang intindi ko po, asais. Aba, sabi ko pa kahapon, makabuklat nga ka ako, baka lumagpas ka ako ng oras ako dun sa ano, sa asais. Ang intindi ko po, asais, atres pala. Sabi ko, Diyos ko at Ama ko, nakita ko yung anak, naka-offline. Pero mahina ang internet, hindi ako makapag-post. Ayaw ko mga tuwiran, ayaw ko magdahilan. Dahil talaga namang kung totoo, aking nalimutan. At sino hakayin ko noon, kahapon iyon, sino sasabihan ko, eh maging ako'y nakalimot po nang maalala ko'y hapon na, eh alas 10 ang misa. Eh paano pa po yun? Kaya para wala nang dahilan. Naku, nakita ko naman po si kapatid na Alan ay may message. Sabi ko, oo nga pala, anniversary rin pala niya. Tingnan niyo po, kapag marami kang ginagampanan at hinanapan ka pa ng kapwa mo at bilang tao kang hinahanapan, isang lingkod kang maraming gampanin, tunay na sa'yo'y magdaramdam. Tunay na sa'yo ay masasaktan dahil damdaming tao ang hinahanap nila. Damdaming pakikitungo, damdaming pakikisa. Ngunit kung naunawaan nyo lamang po ang ginagampanan ng mga naglilingkod tulad ng gawain ito, may ginagampanan ka rito, may ginagampanan ka sa iba, may ginagampanan ka pa sa iba, ay talaga naman pong masasabi mo, aba, eh buti ka pa sa anak ko. Nagdaramdam kay yung anak ko ngay, di ko nakakausap eh. Masasagot mo po talagang pasupladano po. Pero hanggat may pagtitimpi ka, hanggat nakapagtitimpi ka, talagang magtimpi ka na lang dahil marami kang makakaaway sa mga walang pangunawa na naghahanap ng yung bang importansya. Alam niyo po, pangtao po yun eh. Yung pagpapahalaga. Kung tunay po kayong gumagalang sa mga naglilingkod at tunay niyo pong pinahahalagahan ng Diyos sa mga paglilingkod, hindi na po kayo maghahanap sa mga lingkod na tulad namin dahil talaga pang kulang na kulang ang araw, oras namin. Dahil may araw, may gabi pa, alam ng mga kaps yan. Buhay bang Ama? At ganyan pong kumilos ang Panginoon, meron pong plano ng tao, hindi natutuloy, plano niya matutuloy. Oh, hindi natuloy sa planong pang tao para makiisa't makisama, para makapagpadama ng pagpapahalaga,
Pero nang ang Diyos ang gustong makipaghalubilot, makisalo, ay may oras. Eh, tingnan niyo po, gabi na akong dumating dahil siyempre partisyon sa anak naman po, araw ng Linggo. Ano? Eh, sabi ko marami sasakyan dito. Yung pala vigil ng mga cops. Dahil doon ako nakaukol sa gampaning pangkabanalan, eh sila po'y nabutan ko. Ano po ibig sabihin? Alam niyo po, kapag naghanap po talaga kayo ng, hindi man kami pinansin ni Apo. Ay, hindi man kami pinakinggan ni Apo. Eh, ba't hindi kayo pakikinggan ni Apo at papansinin ni Apo? Eh, pansin na pansin kayo at pinakikinggan kayo. Pero yung may kasamang kunching, eh, hindi po kayo lahat pwedeng partihin dahil isa lang katawan. Buhay ba ang ama? Ama po ba? Kaya, lagi kayong magtuon ng pansin sa Diyos nang hindi kayo mapaghanap sa inyong kapwa. Kaya po, pag mapaghanap ka sa iyong kapwa, maramdaming ka. Eka, hindi man eka ako napasalamatan. Buti pa si Pedro napasalamatan. Eh siya yung naaalala niya eh. At ikaw naman hindi ka man napasalamatan. Ang Diyos mo naman ay alam ang ginawa mong mabuti. Kung tunay na bukal ang ginawa mo sa puso mo, hindi ka maghahanap ng pasasalamat. Dahil ang alam mo, mabuti ginawa mo, siya ang sayo'y gagante. Sana po, nawa po, maunawaan nyo. Ito, opo, nalimot ka man ng kapwa mo, ang Diyos di ka nalilimutan. Nalihim man sa kapwa mo, sa Diyos di malilihim. Kaya lahat ng mabuti ang ginagawa at mabuti ang bukal na puso sa paghandog, hindi man napasalamatan at hindi man napahalagahan ang Diyos na saksi sa kabutihan mong ginagawa at bukal sa loob mong ginagawa, sigurado di ka malilimutan, hindi ka niya kakaligtaan. Patuloy na nakalaan ang ganti sa iyo. Buhay ba ang Ama? Kaya hindi ka masasaktan, hindi ka magdaramdam dahil alam mo siya'y Diyos na walang mali lihim. Buhay po ba ang Ama? Alam kong may magagawa ang Ama. Kaya yun, papasok na ngayon yung salitang kapag ang gawa mo'y kapaimbabawan, huwad baga, ikaw rin ang masasaktan. Subalit, kapag ang gawa mo'y pagiging totoo at makatotohanan, ikaw rin ang maluluwagan ng kalooban. Dahil lahat ng ginagawa mong bukal sa iyong puso, may pag-ibig, ikaw ang nasisiyahan. Buhay ba ang Diyos? Lahat naman ang ginagawa mong sapilitan at napilit lamang, ikaw ang nabibigatan, nasasaktan. Bakit? Dahil ayaw ng damdamin mo, pinilit ka lamang. Kaya, naalaman nyo na po ba at nararamdaman nyo na po ba kung paano kumilos ang masamang anghel at mabuting anghel? Ang mabuting espiritu at masamang espiritu? Opo. Katulad ni rin kanina, paikit-ikit. Abay, mamaya, patay ka sa akin. Nakala mo, kahit di kita nakikita. Sige, umikit ka pa. Tingnan ko kung di ka mamatay. dating buhay mo yan. Sige na. May kwento po ako. Ibaba muna natin dito. Nag-CR po ako. Aba, may lumabas na butike, kaitim-itim. Ganyan kalaki. Sabi ko, kapag ikaw ay sa mabuti, hindi kita mahuhuli. Kapag ikaw ay sa masama, mahuhuli kita. Pumasok siya bigla sa butas ng pintuan. Paano siya ka ako nakasingit doon? Tandaan mo butike, siguro kung mayroong nakakarinig, naluka na siya po kung chingeka. Kinausap ko si Butike. Hoy, Butike, kung ika'y pahatid ng demonyo, mamamatay ka. Kung pahatid ka ng Ama, mabubuhay ka. Hindi na siya lumabas. Kinabukasan, nakita ko nakalabas ang Butike. Patay! Opo,
Di ako nagbibiro. Di ako nagbibiro. Eh, sinabi ko sa Panginoon, kung ikaw ay pahatid na mabuti, mabubuhay ka. Subalit kung ikaw ay pahatid ng masama, mamamatay ka. Tinabukasan, tuyot ang butike. Sabi ko, ay, naipit siya, hindi na nakalabas, namatay. Buhay ba ang Diyos? Ano po ibig sabihin? Eh, ba't kayo magagalit? Kung ginagalit kayo, tingnan mo din na siya bumalik. Eh, bumalik siya, di patay siya. Isang araw naman. Eh, kung kailan naman ba ako eh, sabi ko. Kala nung mga kasamahan ko, katagal kong nag-CCR. Eh, saan ka ako nanggaling itong bangyaw na ire, sabi ko. Tinignan ko kung may mga langaw man lang doon sa mga pinuntahan ko. At pagkatapos, eh, tinignan ko kung may pagdadaanan yung bangyaw. Ah, wala kang pagdadaanan, sabi ko. Kapag ikaw ay pahatid ng Diyos sa akin, mamamatay ka ngayong oras na ito, sabi ko. Kinuha ko'y chinelas. Sabi ko, sige, ayaw mo umalis ka ako dyan. Iniikutan mo ako, binibingi mo ka ako. Sige, halika ka ako, lumapit ka. Dumikit sa salamin, pak, patay. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Oh, eh kung sa dating pagkatao mo yan, sabi mo doon sa bangyaw, walang niya akong bangyaw ka, galit na galit kayo, di mo naman kinikita, takot ka pa rin. Sabi ko, bangyaw lang siya ba? Ikay, ano ka ba? Sabi ng ama, anak, iyan eh kay bangyaw, ikay may kamay, o di patayin mo. Pinatay. Eh, lumilipad po. Eh, bababa rin yan, Eka. Huwag kang alis yan, Eka. Bababa yan, bababa. Bumaba. Patay. Buhay po ba ang Diyos? Ano po ibig sabihin? Mga kwento lang yan na tunay na patotoo na may Diyos. Eh, tingnan mo nga yung kasimple lang ng dasal ko eh. Sabi ko, Panginoon, Ama, kung ikaw ay lang nagsugo ni Re, eh, kung mabuti ka ako, Re, di ko mapapatay, di ko mahuhuli. Eh, kung masama ka ako, eh, mamapatay. Eh, tuloy na natin. Ano po ibig sabihin? Tanda ninyo, kung mabuting damdamin ang nagahari sa inyo, hindi papatay ng Diyos. Ngunit kapag masamang damdamin ang nagahari sa inyo, dapat niyang patayin yan. Dahil hindi dapat maghari sa inyo ang masamang damdamin. Sino iyong nagbubuhay niyon? Eh, kaya kapag may aso, tumakbo, dinaanan ka, eh, wala namang isip yung aso, di ikaw ang umurong. Eh, sabi mo sa, walang yakang aso ka, eh, ginigilan mo yung aso, eh, wala ka namang kaya sa aso. Sabi, eh, nung tinahakbo to, nung hinahabol kay tatakbo-takbo ka, eh, sino napagod? Eh, kahit na ba'y may aso dyan, dumaan ka lang. Sasabi pa sa inyo. Ah, tama po ba? Eh, nakakatakot, Eka, yung aso, nakakatakot. Halika, Eka, rito, pumasok ka. Eh, may aso po kayo sa tarangkahan. Eh, ano ba naman, Eka, yung aso ko? Eh, nandyan man. Eh, hindi po, Eka, nakakatakot yung aso. Eh, pumasok ka, kunwari. Eh, hindi ka naman niyang kilala. Eh, di ba sasagpangin ka niya? Pinapapasok ka na nga, tahimik, eh, kinalaw-galaw mo pa. Ano ibig sabihin? Yung pagkaduwag ninyong katapangan, eh, huwag niyong ginagawa. Kung alam ninyong wala kayong laban doon sa aso, eh, ba't mo, hindi ka naman ginagalaw at nakatahimik lang siya. Minsan, eh, ang tao ganun, eh, nakatahimik yung kapwa niya, ginagalit niya. Pag naman inaldagan siya, tama po ba? Huwag kayong nanggagalit ng kapwa nyo. Dahil hindi ito gusto ng Diyos na totoo. Ang gusto ng Ama, galit na yung kapwa nyo, pahupain nyo loob niya. Huwag yung susulsulan nyo pa para maglabo-labo. Di ba may ganitong tao? Kaya sa bandang huli, siyang naging daan ng hidwaan, siya rin naman ang nasasaktan. Buhay ba ang Ama? Dahil maliwanag ang nakatala,
kahabag-habag ang pinagmumula ng hidwaan at alita, sapagkat hindi sila mapapayapa, hindi sila mapapatag. Subalit, kalugod-lugod ang mga pinagmumulan ng pagkakasundo't pinagkakasundo ang kanilang kapwa, sapagkat sila rin ang matutuwa. Kaya kayong lahat, maging daan nawa kayo ng kagandahang pagsasama ng kapwa nyo, maging daan nawa kayo ng maging mabuting pagsasama ng kapwa nyo, hindi kayo ang maging daan para lalo pang ang may galit ay mapuot. Ang may pagdaramdam ay magalit. Kundi, maging daan kayo sa pagbuo ng katotohanan at pagiging isang liwanag ng kapwa nyo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalit ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka wini ka niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga, ilang taong kananak, minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mang kinatanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka wini ka niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali o mang kinatanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka wini ka niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali o mang kinatanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Ay, sa'yo yan. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka
Wini ka niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo, may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, lagi niyong tatandaan yung winika niya. Ano ba winika niya? Manalig kayo sa akin, magtiwala kayo sa akin, manampalataya kayo sa akin, umasa kayo sa akin, ang lahat ng ito'y kaya kong gawin na makabubuti man din. Tama ba? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo ng tuwira, malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao na aking mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Tanda ninyo, kumisan kay tagal-tagal mong inisip na nagpapahirap sa iyong kalooban at kaisipan, eh kahit tagal mong pinaghirapan ng loob at isip, yung pala, wala ka naman dapat paghirapan ng loob at isip nang kumilos ang Diyos mo ay napakagaan niyang sa'yo ay ginawad ng mabuti at masagit na maganda. Opo, totoo yan. Kapag ito'y nangyayari sa inyo, mapapatotohanan ninyo. Kapag ito'y pinatupad sa inyo, ay mapapatotohanan ninyo. At upang ipatupad at maging ganap naman sa inyo mangyari, magpakatuturing kayo. Ngunit kung hindi nyo sinasabi, ang masama, di naman ninyo ginagawa ang mabuti, eh ano pong nangyayari? At sinasabi nyo mang ayaw nyo, ngunit ginagawa naman ninyo, eh ano po ang nangyayari? Kaya dapat, gumawa ka ng mabuti at sabihin mo'y mabuti, mabuti mangyayari. Buhay bang Ama? Sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap, maaari nang ipamigay sa inyong lahat. Mga kaps, pwede na po kayong tumulong ngayon. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Kaya't sikapin niyong habang maagay kamti ang liwanag ng isipan at mabuting kalooban, upang araw at gabi mang kayo'y nabubuhay, kayo'y sumasaya, kayo'y liligaya. Kapag yaong Ama ang sa inyo'y twina, walang di kayo mapagtatagumpayan. Tao ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po bang Diyos? Kaya't sa inyong lahat, yamang buhay ang Diyos. Halina kayo, mga minamahal ko.